Pinasisibak ng Ombudsman sa pwesto si Human Rights Commissioner Coco Quisumbing dahil sa umano'y direct bribery at grave misconduct. Nagpapatrol si Ryan Chua. Kahit laging abala ngayon sa bagong trabaho bilang manager ng isang beauty salon, sariwa pa rin kay Regina Eugenio ang mga naranasan bilang staff noon sa Commission on Human Rights. Madalas daw siyang pagalitan kahit walang dahilan ng boss niyang si Commissioner Coco Quisumbing. Matatanda ang sinermo na noon ni Quisumbing ang mga mamamahayag dahil hindi niya gusto ang anggulo ng kamera. Naroon si Eugenio sa presko na yun. Pangit ang inyong shot! Ayon kay Eugenio, mas matindi pa ang naranasan ng mga kapwa niya empleyado. Kumatok ako sa pintuan niya, sabi ko, ma'am, pwede po bang magpa-sign ng resolution? So bigla niya akong tinitigan ng masama. Ma'am, ano po ba ang mali ko? Sabi niya, ang pagkakasabi mo ng pwede. Dahil sa pwede, tinuturuan mo ko, sinuutusan mo ko na pirmahan niyang resolution na yan. Pati sa pag-uutos, stricto raw si Quisumbing. Sa normal natin, ma'am, ito na po yung tubig. Pero sa kanya, hindi mo pwedeng basta-basta ibaba yun. Tatanungin mo siya, ma'am, saan niyo po ba gustong ilapag? Manginginig na kami pag alam namin na wala siyang tulog. Konting kibot mo, may ano siya, isang oras kang pagagalitan. Ipinromote ni Quisumbing si Eugenio, pero sa personal na gastos ni Quisumbing umano na pupunta ang dagdag niyang sahod. Noong nalaman ko na lang na yung ibinaabot kong ano, inaabot kong pera sa kanya, inuutos niya sa akin pambili ng pangbayad ng credit card, pambili ng gamot niya, pambili ng mga pagkain. Hindi na nakatiis si Eugenio kaya nagbitiw sa trabaho. Inireklamo ni Eugenio at ng tatlong iba pang empleyado si Quisumbing sa Ombudsman at matapos ang higit isang taon, lumabas ang desisyong pinasisibak siya sa pwesto sa kasong direct bribery at grave misconduct dahil sa paggamit sa sweldo ng kanyang empleyado. We are duty bound to abide by and implement the order, the decision of the Ombudsman. Dati nang itinanggi ni Quisumbing ang mga akusasyon at sa pahayag na ipinadala sa ABS-CBN News, sinabi niyang kikilos siya ng naaayon sa batas. Ikinalungkot niyang pinaniwalaan ng Ombudsman ang wala o manong katotohanan ng reklamo ng mga galit na empleyado. Ipinagtanggol din si Quisumbing ng iba niyang staff. Kasi wala naman kasi boss na hindi nai-stress, 'di ba? Pag nai-stress tayo, magsungit tayo ganyan, pero after that naman, nagsosorry naman siya sa amin. May dalawang linggo si Quisumbing para umapila sa Ombudsman. Unang beses may nangyaring ganitong kaso sa ahensyang nangangalaga sa mga karapatang pantao. Kaya para iwasang maulit ito, maglalabas ang CHR ngayong buwan ng Code of Conduct o mga panuntunan para sa lahat ng mga opisyal at empleyado nito. Ryan Chua, ABS-CBN News.